What's up mga kadamunggol? Wala tayong ibang pag-uusapan dito ay tungkol lamang sa egg incubator. Ano ba ang mga technique at mga kaalaman sa paggamit ng incubator? Tara, pag-usapan natin yan. Pero bago yan, intro muna! Huwag nating kakalimutan ang subscribe, mag-like, at mag-share ng ating mga tutorial para mas marami pa tayong matulungan gaya ng mga tutorial na ibibigay ko. Last episode ay pinag-usapan natin yung topic at solusyon in case na wala tayong kuryente para sa ating incubator. Ngayon naman ay ang topic natin ay ano nga ba ang mga materials na ginagamit sa paggawa ng incubator para meron na po kayong idea in case man gumawa po kayo ng DIY incubator. Tara, pag-usapan natin yan. You know? Morning, good morning, at good day mga kasabong. So, ito na po yung mga materials na ipapakita ko sa inyo na pwedeng gamitin sa paggawa ng DIY incubator. So, una natin dyan, syempre, yung thermostat. Ito po yung thermostat na ginagamit po ito sa pag-control ng ating temperature sa ating incubator. Yan, digital po ito. Ito ay DM. Yan, DMW3001. Mas maganda po ito kaysa po doon sa mga na-order natin na digital. Kasi yung isang klase po nitong digital is mabilis pong masira. Ito pong DM mas matagal po masira. Meron din po akong tutorial kung paano po ito i-wiring. Lalagay ko na lang po sa description ng aking video. So, yan. Meron din siyang sensor. Ito po yung mag-read ng init sa ating incubator. So, ang minimum at maximum po na temperature sa ating incubator, lalo na sa mga itlog na manok, ay 37.5 yung minimum, at ang maximum po ay nasa 38.0 kaya 38.5, okay rin po yun. So ito ay digital. Ito pong isa ay analog. Same lang po ang process nya, same din ang process nung sa digital. Ito nga lang po ay isang analog. Makikita nyo po ang ganitong mga thermostat sa mga lumang incubator. Meron pa rin pong gumagamit nito. Pwede nyo bisitain kung paano gamitin ito kay Mang Saldi Sabong Bicol. May tinuturo din siya sa pagkabit nito. Mas madali rin po itong gamitin. Yan, may sensor din po siya. Yan. So, meron pa pong isang klase na thermostat. Ito po, yung WK7016C1. Yan. Ito yung kadalasan na makikita natin sa mga malalaking incubator. May sensor din po siya. Yan. Basta ito po, ang thermostat po ay ginagamit sa pag-control ng init ng ating mga incubator. So, pangalawa, ito. Ito po ay isang hygrometer na ginagamit sa ating incubator. Siya po yung magbabasa ng humidity sa ating incubator. Ang kagandahan nito ay meron na rin siyang temperature. Yan, may temperature na rin siya. Yan, thermometer. Yan, digital po yan. Yan po yung na-order din po ito sa online. Digital hygrometer. Meron din po yan na ito po yung reader niya. Yan, dalawang yan. Tapos ito naman pong isang analog thermometer. Ito yung kadalasan na makikita natin sa classroom. Accurate din po ito. Yan, nakikita niyo. 30. Yan, 30, nasa 30 siya. Ito, nasa 30 rin po yung temperature niya. Thermometer niya. Ito yung mga ginagamit sa pagka-calibrate. Meron din po akong video sa pag-calibrate ng ating incubator. Panoorin nyo na lang guys.
Meron din po akong tutorial nito sa pag-calibrate. Malaking tulong po yun, lalo na sa ating mga kasabong na nahihirapan minsan sa pag-calibrate ng ating incubator o minsan nahihirapan sa pagpapisa. Meron po akong tutorial niyan. Panoorin nyo lang guys kung paano i-adjust ang temperature at ang humidity ng ating incubator. Yan. Ito naman po ay yung na-order sa online na setter. Yan. Ang tawag po rito is egg turner tray. May kasama na po siyang motor. Yan. Na-order din po ito sa online. Ito po yung mga ginagamit sa pang-itlog. Sa pang-itlog po yan. Pwede rin po itong gamitin sa pato. Itlog ng ating mga pato. Yan. Pwede rin po yan. May kasama na po siyang motor. Yan. Mas maganda kasi pag bibili po kayo nito, yung may kasama na pong motor para mabilis lang po siyang wiring. Yan. Hindi na kayo mag-set up pa. May sarili na po siyang motor. Pero kung gagawa po kayo ng sarili nyong setter, may nabibili rin po na motor. Yan. Ang tawag po dito is egg turner motor. Yan. Nabibili din po ito sa online. Yan. Mas mura po ito. Ito po, papakita ko sa inyo yung ginawa ko pong setup ng paggamit ng motor na ito. Ito po, panoorin nyo. So, next natin, itong timer. So, itong timer. Ito po yung Sino timer. Ginagamit po ito sa pag bibigay ng oras ng pag-ikot ng ating setter. So, nasa-set up po ito. Yan, Sino timer po ito, yung digital niya. 220 po ito, 220. Mas mabilis pong i-wiring pag 220. Huwag po kayong bibili ng mga 110 volts. Mas maganda po itong 220 para direkta na po ang paggamit. So napoprogram din po ito. Meron po akong tutorial kung paano po ito i-program para ma-set up nyo sa inyong incubator. Kung anong oras siya iikot. Minsan 5 duration or 4 hours. Kasi set up din po ito. May second din po ito. Second. Yan. Yan. Yun yung Sino timer. Ito po ay wina-wiring. Yan. May wiring po siya. Pero kung gusto nyo po nga hindi na kayo mag-wiring, gagamit na lang po kayo ng mas mabilis na gamitin. Sasaksak nyo na lang po yung setter nyo in case na gagamit kayo ng ganitong setter. Ito po yun. Plug and play na digital timer switch. Yan. Ito po yung nabili ko noon. Yan. Hanggang ngayon po, gumagana pa rin siya. Yan. Yan. Saksak lang nga po yan sa male plug. Lalagyan nyo ng male plug yung incubator nyo. Yan. Tapos dito nyo po isasaksak yung setter nyo. Yan. So, ito pa. Ito yung mga fan na example sa ating paggawa ng DIY. So, ito po ay isang fan na 12 volts. Ginagamit po itong fan na ito para ma-spread natin yung init sa ating incubator para halos pantay-pantay po yung init sa ating incubator. Ito po, ginagamit po itong mga 12 volts nito sa mga maliliit na incubator. Makikita nyo po ito sa mga maliliit na incubator. Kailangan din po ito ng adapter. Siyempre, 12 volts din pong adapter. Yan. Adapter po ito. Ito pong isa. Ito po yung 220 fan na nabibili din po ito online. Yan, Kialan. So, ito, kadalasan nakikita po ito sa mga malalaking incubator. Itong malaking fan na ito. Kasi, pag mas malaki po yung incubator natin, kailangan din natin ng mas malaking blower sa ating
incubator. Yan. So yan, 220 po yan. So next natin, itong receptacle. Ito po yung magiging lagayan ng ating bulb na magsisilbing init sa ating incubator. Siyempre, kailangan din po natin ng ilaw. Ito po, 25 watts, meron din po akong 10 watts. Ito po yung mga nabibili, incandescent, yung mainit po ito. So, ito po yung magbibigay ng artificial na init para sa ating mga itlog, sa ating incubator. Pwede po kayong gumamit ng 10 watts, 25 watts, meron din pong 50 watts. Depende po sa laki ng inyong incubator. Dito po sa mga incubator ko, 10 watts lang po yung ginagamit ko para tamang init lamang yung may bibigay niya. Kasi meron na tayong ginagamit na blower. Papaikutin niya yung init sa ating incubator. Kung makikita niyo yung mga ginagawa kong incubator, 10 watts lang po yun. Dalawang 10 watts sa magkabilang gilid. Tapos meron po akong blower para mapaikot niya yung init sa ating incubator. Mas tipid po, diba? Kasi mababang wattage lang ang ginagamit natin. Inuulit ko guys, para lang po ito sa mga maliliit na incubator, yung mga 40 to 50 ano lang capacity. Yan po. And then ito po, ito 25 watts din, incandescent. So ito 25 din. Yan. Depende po yan. Magagamit nyo po ito, depende po sa laki ng inyong incubator. So advice ko lang po, tips lang. Kung bibili po kayo ng incandescent, mas mainam po mabilihin nyo itong Omni. Mas matagal po itong masira kaysa po sa focus. So dito na po guys, magtatapos ang aking tutorial. Para sana meron po kayong natutunan sa ating vlog. In case gumawa po kayo ng DIY, meron po akong mga tutorial sa paggawa ng incubator. Panoorin nyo lang po sa aking channel. So yung mga description po sa pag-wiring ng aking mga ating mga materials, meron din po akong video niyan. So pakita ko sa inyo guys, nung nagsisimula ako gumawa ng incubator, yung ginamit ko po ay isang dimmer at ilaw lang, at nakagawa ako ng incubator na home DIY. So panoorin nyo guys, ang ginamit ko lang doon ay karton yan. Tignan nyo guys kung ano yung ginawa ko nung nagsisimula ko sa paggawa ng incubator. Dito na magtatapos ang ating tutorial. Thank you po sa panunood ng aking vlog. At gusto ko lang i-shout out ang ating mga member at ang ating mga super chatter sa ating channel. Thank you so much!